ang bilang po ng cases sa siyudad ng Maynila ay 9 na po. Meron po tayong bagong 4 na confirmed cases as per DOH. Kahapon po ay 5, ngayon po ay 9 na. Nadagdagan tayo ng 4. Para sa inyong impormasyon at paghahanda na rin at pag-iwas hanggat maaari sa inyong kani-kanyang komunidad, ay nais namin pabatid sa inyo na si PH165 or patient number 165 under the official list of the DOH ay isang 50-year-old female na taga-Pandakan. Dati po siyang PUI, admitted sa Santa Ana Hospital noong March 11. Ngayon po ay nakumpirma na na positive siya sa COVID-19. Si PH166 or patient 166, again, sa listahan ng DOH official list, 53-year-old, taga-Pandakan din, husband of PH165, dati rin siyang PUI na admitted sa Santa Ana Hospital noong March 11, ngayon po ay confirm na po na positive rin siya sa COVID-19 virus. At huwag ko kayong mag-alala, patuloy silang binibigyan ng agarang medical attention ng ating mga minamahal na frontliners na health workers sa ating ospital ng lungsod. Si PH178, 74 years old, male. Siya po ay taga Quiapo, Maynila. Admitted sa isang pribadong ospital noong March 9. As of today, siya po ay kumpirmado na rin na COVID-19 virus carrier. Si PH161, 35 years old, female, from Tondo, nasa pribadong ospital din po, ay confirmed na rin na virus, COVID virus carrier. Siyan po ng mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila sa ngayon ang confirm na na may COVID-19 virus. At out of 9, 8 po ang kasalukuyang binibigyan ng medical attention sa mga pribadong ospital sa loob ng lungsod at pampublikong ospital na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Update naman o sa mga PUI or person under investigation. As of today, ang bilang po ng PUI sa siyudad ng Maynila ay 18 na po. May 7 tayong bagong PUIs. 20 years old, male, from Sampalo. No travel history. 35 years old, female, from Tondo. No travel history. 25 years old, male, from Tondo. No travel history. 35 years old, female, from Tondo. No travel history. 58 years old, from Tondo. No travel history. 38 years old, male, from Santa Cruz. No travel history. 37 years old, male, from Sampalo. No travel history. Yan po, mga kababayan, 18 po ang ating PUIs as of now.
Ngayon naman mga kababayan, nakita po ninyo ang bilis ng paglago ng mga datos na nagkakasakit at PUIs. Bilang paalala, habang ito po ay nagaganap itong broadcast na ito, ay kasalukuyang pinatutupad po natin ang curfew. May ilang pang matigas ang ulo, hindi ko maintindihan sa mga ilan na yon, ano na sa isipan ninyo. Just so you know, we are implementing strictly Ordinance 8616. Katulad nang nagarap kagabi, 16 na po ang nakakulong sa ngayon. 14 ay Pilipino, 2 ay Banyaga. Sila po ay pansamantalang nakakulong dala nang wala pong husgado ngayon at hindi sila makapagpapiansa. Mga kaibigan, mga kababayan, sana naman ho, sumunod tayo sa panawagan ng pamahalang nasyonal at lokal. Huwag natin ipagsawalang bahala ang mga panawagan ito. Manatili kayo sa loob ng bahay kung wala rin naman kayong gagawing mahalaga sa labas o sa kalsada. Tigilan nyo na po yung mga bisyo ng inuman. Hindi ho mawawala ang alak. Nandiyan lang ho yan. May mga report pa kami ng mga nagiinuman. Hindi ko alam kung ano pang uri ng pagmamalasakit ang gusto nyong iparamdam ng lungsod ng Maynila para sa inyo. Although mangilan-ngilan na lang kayo, sana ilagay nyo sa tama at tuwid at makatwirang pag-iisip ang inyong mga sarili na kayong mga lumalabag sa mga utos, panawagan, pulisiya ng national government at local government. Stay home, stay healthy, stay safe, mga kababayan. Just so you know that we are serious enough, 16 po ng mga kababayan natin. At hindi kami mangingimi na kunin kayo sa kalsada sa 10 oras ng gabi dahil po may batas tayong pinatutupad. And isang mahalagang paalala. Una, maraming sumusulat sa atin, nagme-message sa ating mga kababayan natin at sa tulong na rin ng iba't ibang korporasyon at iba't ibang tao o individual na nagkakaisang mga Pilipino at Manilenyo, may humihingi po sa akin ng mga bagay na kaluwagan at bilang pagtugon din sa national government. Today, I just signed a letter for the city council, and if I may read, address it to the honorable members of the city council through Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, vice mayor and presiding officer. Request for issuance of resolution on various tax measure to mitigate the detrimental effects of COVID-19. Your Honors, this pertains to the need for urgent and immediate legislative and tax measure by the city in order to mitigate the detrimental economic effects of COVID-19. In line with this, it is requested for honorable members of the City Council to issue a resolution relating to the following matters. Sa mga taxpayer, ito po ay para sa inyo. Ito ang tulong sa inyo ng siyudad ng Maynila. Extension of the deadline for the payment of the first quarterly installment of real property taxes and the tax on transfer of real property ownership until April 30 with waiver of interest penalties. So, ibig sabihin, para mabigyan kayo ng kaluwagan at hindi kayo ma-penalize because of a prescribed period na umiiral sa mga lituntunin sa pagbubuwis, amin pong in-extend
and to waive all penalties and surcharges. B. Temporary suspension or waiver of surcharges of ordinance violation receipt on March 20 until the lifting of the state of public health emergency by the President. Ibig sabihin, lahat po ng mga nahuli sa traffic violation, wala na po yung inyong penalty and surcharges.